Sakto sa inaasahang Christmas rush ang nalalapit na pagbubukas ng limang bagong istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension. Eksklusibong pasilip sa test run sa mga bagong riles at pasilidad sa unang balita ni Joseph Morong. Bilang pinakatimog na estasyon ng LRT Line 1, walang patidang dating ng mga pasahero sa Baclaran Station. Pero bago matapos ang buwang ito, madurugtungan pa ang biyahe papunta sa limang bagong estasyon sa Paranaque. Phase 1 yan ng LRT Line 1 Cavite Extension, kaya excited ang ilang commuter. Malapit kami dun. Mas malapit na. Kaya mas less na yung travel time sa jeep. Mas makakamura at mas di na jahe sa biyahe. Kumbaga hindi na matatraffic-traffic yung mga ganon. Nag-test run na ng riles sa LRT 1 extension, karamihan sa mga ginagamit na tren na ito mga 4th generation train sets. Ang istasyong Durugtong sa Baclaran Station ay ang Redemptorist Asiana Station, malapit sa opisina ng Department of Foreign Affairs kung saan nag-a-apply ng passport at katapat na halos ng Baclaran Church. Nag-finishing touches na lamang dito ang mga taga-LRMC. May mga elevator at escalator at sariling section ng sakayan sa platform ang mga persons with disability. Inihahanda na rin ang mga ticket para sa mga tren. Yung dulo-dulo na pamasahe dito sa LRT Line 1 kasama na yung LRT Line 1 Cavite Extension, ibig sabihin mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City papunta sa Dr. Santos Station sa Paranaque, 45 pesos. Pero kung magmumula kayo dito sa Redemptorist papunta sa Dr. Santos, 20 pesos ang inyong magiging pamasahe. Wala naman daw inaasa ang pagtataas ng pamasahe. If you travel from Fernando Poe Jr. hanggang Baclaran, still the same, no? Yung 35. Kasunod sa estasyon ng Redemptorist ang MIA Station na malapit na sa NAIA Terminal 2. Pagkatapos ay ang PTEC Station kung saan bumababa o sumasakay ang mga lumuluwas ng Metro Manila galing sa ilang probinsya. Kung galing kayo ng Quezon City o kaya naman sa Maynila at kailangan nyo na pumunta ng PTEC, pwede kayo mag-LRT Line 1 Extension, Cavite Extension at may stasyon na dito mismo sa PTEC bababa. So PTEC kayo bababa, PTEC Station, at dito ay meron ng connection, diretso na papasok sa PTEC. Kasunod naman ng PTEC Station, ang Ninoy Aquino Station na papuntang Paranaque. Pinakadulo sa ngayon ang Dr. Santos Station sa Paranaque. Sakto sa inaasahang Christmas rush ang pagbubukas ng LRT Line 1 Extension na kaya magsakay ng 80,000 na pasahero ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC. Nakabinbin naman sa ngayon ang isa pang istasyon sa Las Piñas at dalawa sa mismong Cavite dahil sa issue sa right-of-way o lupang dadaanan ng train system. 3 to 4 years from the time na 100% yung right. We are committed to build, no, what is on a concession agreement, what is stated or what is outlined. Ito ang unang balita. Joseph Morong para sa GMA Integrated News.